Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa bawat paglipas ng araw, at isang pagsubok na magpaminsan ay sumisira sa magandang pangarap, ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadalag sa mga pangyayari, sapagat sa bawat balaki ng lugha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWDD, Radyo Kawal Pilipino, kasama ka, kaibigan. Okay, magandang gabi, Luzon, Mega, Manila. Narito na naman po ang programang Kasama ka, Kaibigan. Ang programang Kasama ka, Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa Bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pumangitaas ang taas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, Romualdo Constantino sa Pascual po. Kasama po natin, ating po naman Technical Director PFC J.M. Molina. Sa ating magiting na Group Commander, Major Alvin M. Maneha, Philippine Army. Sa ating Deputy Group Commander, Station Manager, Captain Aldrin Almendras, Philippine Army. Magandang gabi rin po sa ating Commander, CRS AFP, Major General Benvenido Datuin Jr. AFP. Sa ating Chief of Staff, General Carlito Galvez Jr. AFP. Good evening! Magandang gabi po sa lahat-lahat ng mga sundalo. Diyan po naman sa AFP Health Service Command, lalong-lalo na po sa Heroes Ward, good evening sa inyo. At sa lahat po ng membro at opisyalis ng Katipunan ng mga kawal na may kapansanan incorporated, sa pamamuno po ni Lieutenant Jerome Macuba, Philippine Army Project Officer po ng Project Kabagdaga Department of National Defense. Okay, may mga kasama tayo ngayon. Pabatiin natin. Magandang evening. Magandang evening po. Magandang gabi po. Introduce yung name nyo. Para. Ako po si Chari po. Galing po ng PUP. Anong name mo? Chari po. Chari. Si ano? Magandang gabi po. Ako po si Rico, Junior Katropa. Ayan, mga Junior Katropa. Galing din po sa PUP. PUP. Isa tayo ng school. Ayan. At siguro pwede nating tawagan. At binabati natin si Miss Vicky Villanueva from The Assumption University, Bangkok, Thailand. At binabati ko rin po yung aking co-host, Redentor Oro. Good evening. At siyempre kila Imam Kaharsalik. At si Angelo kanina, andito. Binabati natin din, no? At sa lahat-lahat po, yung sinundan nating programa,
ni Mystery Alpha ang Philip OFW ngayon, siyensya, teknolohiya at iba pa. Okay, tuloy-tuloy po yan. At napaganda po, magiging panuhin natin ang Pangulo po ng MRRDNECC. Ayan, at mamaya po, siya na bahala magpaliwanag yan. Haba eh, ano? Okay? Ilang araw na kayo dito? Shari. First day pa lang. Ah, first day. Yan, maganda. First day. Si, para sabay kayo, no? Opo. Graduating na? Yes po. Okay. Siguro pag-usapan natin. Alam mo yung programang Kasama Kaibigan. Ito yung programa ng mga sundalo may kay para sa ating mga kababayang may kapansanan at yung 14 na batayang sektor, ano? Na nasa ilalim ng National Anti-Poverty Commission. Andiyan na siya? Opo. Okay. At makakasama na po natin si Errol Barba ng MRRDNECC. Ang haba, maganda-magandang evening sa'yo, Errol. Magandang gabi po. Pumasok. Okay. Go ahead. Kala, abot siya dito sa mic. Okay. Maganda-magandang evening, Errol. Yeah, maganda gabi po. Okay ba, na sa monitor mo, narinig mo ko? Narinig ko po. Oh, alam mo, gusto ko lang malaman at marami rin nagtatanong, nakikita nila kasi sa mga posting nyo sa Facebook, ano tong MRRDNECC? Ang MRRDNECC po, ito po yung Mayor Roel, Mayor Rodrigo Roel Duterte National Executive Coordinating Committee. Mm-hmm. Ito po ay sectoral. Yes. Non-government decision. Mm-hmm. So bali, ano yung objective ng ating MRRDNECC? Ito po ay para mag-abot natin yung ating mga kasamahan na nasa baba na malaman nila kung ano ang mga nangyayari at ano ba ang dapat na mga karapatan na dapat mapasara nila. Ngayon. Okay. Yes, oo. At baka mayroon kayong gustong itanong ha. Ito ay mga leaders ng ating mga may kapansanan, itong ating ginakausap ngayon. Ano yung mga pwede mong ibigay na update? Lalong-lalo na, alam ko, kayo ay nakikipag-ugnayan na sa Department of Interior and Local Government. Apo. Tapos kami niya, Commission, March 12, pag-ugnayan. Nawawala. Okay. Kasamang ano? Nawala siya. Okay, yan po. At nagkakaproblema. Hindi po sa linya, ano? Sa problema sa telepono ko. Ayan, nalobat. But pwedeng siguro matawagan uli natin si Errol. At makakwentuhan natin siya tungkol po dito sa kanilang organisasyon. Isa po itong non-governmental organization na tumututok po particular sa sektor po ng may kapansanan. At ayun nga kanina, bago po kami mag-on air ay nakausap kami ni Errol at ito nga po ay napakarami niyang magagandang ikinuwento sa akin tungkol po dito sa kanilang MRRDNEC. Ano? Ito yung Mayor Rodrigo Roa Duterte National Economic Council. Ayan. No? Okay.
At Erol, tinatawagan ka na namin. Kung nakamonitor ka man, pati muna natin sila Christel, at lahat po kayo dyan, sila Chiki, yung mga membro po ng MRRDNECC. Hoy, siguro batiin mo rin ano, baka may babatiin ka, Chari. Si ano, kayong dalawa, bati na kayo. Ay, oh. Binabati po namin yung mga classmates namin ngayon na nag-OJT din. Hello sa inyo. Okay, si nung may mga po, Rico wala, po. Si Rico, ayan, Rico, bati ka. Ayun, binabati ko rin po yung mga kasama po namin ngayon sa studio. Yeah. Okay, at salamat. Mga OJT din po namin na mga kasamahan sa school. Mm. At yan. So tawagan ko pa rin po si Oh, please oh. Sa school sa PUP, anong meron bang mga nag-aaral doon ng mga may kapansanan? May napapansin kayo? Parang wala. Meron po kaming classmate na certified po. Meron po siya. Andito na po pala. Pwede kayang dyan sa phone mo 'yan, no? Pwede kayang ano? Magandang gabi, Erol. Ayan, okay. Siguro pagpatuloy natin yung ano na yung engagement nyo sa DILG? Ano na yung magandang balita? Bali po, nagkaroon po ngayon ng Dito. Ah, sa iyo to. Okay, Errol, siguro harap tayo ng magandang signal, ano? Medyo may problema. Patawagan kita uli, ha? Okay. Ayan, okay, try mo, Errol. Ayan, okay yan. Go ahead. Gumagalaw ka ba, Errol? Estatwa ka muna. Gumagalaw ka ba? Medyo firme ka lang, firme. Ayan, sige, go ahead. May Christmas po kasi. Ha? Oo. Okay. Yeah, sige. Okay, kasama ang Errol, siguro pag ano, gagawa tayo ng paraan para makuha yung signal mo nang mas maayos, ha. Standby lang, okay? Errol, thank you very much. Okay, yun po naman, sayang, no? Kung makukuha natin. Si Mr. Errol Barba po ay isang gumagamit ng wheelchair. PWD rin siya, leader, no? At siya isang taga Makati. At itong grupo, yung MRRDNEC National, ito ay non-governmental organization ng mga may kapansanan, no? At sila yung tumututok sa at nagbibigay suporta sa ating sektor ng may kapansanan katulad ko, sa mga blind, sa mga bingi, putulang paa, na polio, ano, yung lahat ng klase
ng mga may kapansanan. Napakaganda ng kanilang objective. So siguro baka pag ating pwedeng pagkwentuhan, no. Ano yung meron ba kayong mga experience halimbawa sa mga lugar niyo sa bayan niyo? Taga saan ba si Chari? Ako po taga Leyte po. Leyte. Bisaya. Lagi. Si Rico. Ako rin, actually, taga summer po ako. Summer? Pero, magkakababayan pala tayo. Oo nga po. Summer ako eh, sa Marikina. Pero kasalukuyan po sa Antipolo. Nasa Antipolo. Ayan, naging talagang magkakalalawigan tayo. Rizal ako eh, San Mateo. So, yan. Sa Antipolo, may napapansin ka ba doon ng mga... Pag-usapan natin kasi isa sa isinusulong ng MRRD NEC ay... yung accessible transportation, mga ganun, yung accessibility law, ano, na, ano ba, pagsakay nyo ng mga jeepney, ng bus, meron pa kayong naobserbahan regarding doon sa limbawa, may sasakay na bulag, may sasakay na mga naka, yung nakasaklay. Sa jeepney, ano napapansin nyo? Yung, siguro una, numero uno kong naobserbahan dyan, ano, yung disenyo, no, nung mga sasakyan. Sasakyan. Talagang hindi talaga ito pabor para sa mga... Sa may kapansan. Ano, wow, ang galing mo, man. Yan. Yung mga magiging mahusay na mamamahayag. May malay, di ba? Okay yan. Kasi tayong mga mamamahayag. Ako nga, kahit hindi ako nakakakita, pero sinisiguro ko na kahit saan ako mapunta, ay may idea ako kung sa anong lugar yon. At ano itsura, ano yung, kasi ang nawala lang naman sa akin mata, meron akong bibig na po pwedeng magtanong, ano lugar to, di ba? Parang may naririnig akong lagaslas ng tubig, ay may ilog dito, di ba may idea ka, mga ganun. Yan ang sinasabi natin, pag naging broadcaster ka, mamamahayag ka, lalo sa radyo, no, ay dapat may mali tayo. Yung alam natin, ano yung nagiging kaganapan, ano babalita natin, di ba? Ako nga sa akin, madalas itanong, paano daw, puro paano? Paano ka nagpo-broadcast? Eh, dalawang taon na ako sa broadcast. Yung pa rin ang tanong, hindi na bago. Kaya, di ba? Yung magandang obserbasyon yun. Hindi, yan yung isa sa sinusulong namin na magkaroon ng accessible transportation sa atin sa Pilipinas, which is sa bansang Amerika, kaya ako nasasabi yan na ang mga may kapansanan doon maswerte sapagkat sila ay talagang accessible yung kanilang yung environment nila no, na maski sa pagtawid, sa maski sa naglalakad ka sa sidewalk, may tactile, alam mo kung nasa sidewalk ka pa or nasa main street ka na. Unlike dito sa atin, no? Di mo alam, nasa sidewalk ka, biglang sumabit yung leeg mo dahil wala, merong nakataas na tabing ng tindahan, no? Ilang beses mangyayari sa kaya yon, pati sakyan, di ba? So, katulad yung mga bagong labas na mga sakyan yan, di ba? Modernization, no? Sa transportasyon. Yan ang isa pa rin namin hinihiling sa kanila. Siguro matutulungan nyo kami, kayong mga nag-aaral ng pamamahayag, no, bilang preparasyon, ano, di ba, na maging lagi kayong mapagmasid. Patulad dito, di ba, umupo kayo sa isang programa, na ang programa na may kapansanan, no, para sa may kapansanan. Kaya, yun ang natanong ko. Sabi nga ni Rico, hindi ayos yun. This, totoo yan. At madalas pang mangyari, meron tayong mga parang prioridad, no, hindi naman to preferential, yun ang ayaw namin eh. Parang priority, hindi naman po priority, nasa batas yun eh. Katulad yung mga jeepneys, no. Ano napapansin nyo sa jeepneys pag sumakay ang may kapansanan, saan siya pinuupo dapat? Doon po sa may dapat malapit po sa may pintuan. Ayan, galing din talaga ni Chari. Yan, may malay, no. Ang masaklap nga lang, no, so, pang araw-araw na napapansin mo. No? Okay. Pagka meron tayong nakikitang may kapansanan, ganyan, o nakasaklay, ganyan. Minsan, sila pa yung nag-a-adjust. Sila pa yung pumupunta dun sa malay, lalaharin pa nila yung dulo ng jeep. Yeah. So, minsan, mahirap magpakisuyuan yung mga kapapasahero na umusog na lang kasi syempre may nakikita sila na may kapansanan. Oo. Bigyan nila ng
kung mas komportableng pwesto. Pwesto. Kasi yun naman talaga yung sinasabi dun sa batas na yung first two seats, left and right, pag akyat mo ng jeepney, yun ang para reserve sa may kapansanan. Kung wala namang may kapansanan sasakay, kasi alam mo, napakahirap. Sabi ko nga dun sa minsan, nangyari sa akin, no? Sabi ko dun sa ayaw umusod, eh. Mga teenager, siguro estudyante, high school. Nagtawa ng parang, sabi ko, sorry, baka kung ano mahawakan ko sa inyo. Kasi, yun mo yung layo nun, eh, di ba? Buti kung... Gumagalaw pa yung jeep minsan. No, gumagalaw, di ba? Ang layo, nakayuko kang ganyan. Sorry ka na naman, sorry. No? Minsan, nangyari nga sa akin, pina-o-open ko. Sabi ko, excuse me, paupo, excuse me, paupo. Ino-open ko yung dalawang tuhod. Yung pala, iisa lang ang may-ari. Di ba? Eh, kung nasampal pa ako nun. Buti lalaki. Di ba? Di ba? Dapat sasamahan natin ang katotohanan. Ganyan ang programa, di ba? No? Ito ba first time nyo na umupo sa palatuntunan? Opo. Opo. Kaya, unang ano, araw. I-maximize nyo, alam mo dito, sa amin, sa Armed Forces Radio, ay talagang ang mga practicumers natin yung, at tulad nyo ay talagang nakakaranas na umupo as co-host, ganyan, makipagtalakayan sa host, ganyan, di ba? Kaya nga po, hindi kami ready, sige po. Mas, alam mo, walang ready sa atin. Sa atin sa broadcast, ready puso dapat biglaan. Yung tatalakayin mo. Pero katulad dito, biglaan, nandyan kayo, di ba? Ay, meron akong prepared na tatalakayin, but nandyan kayo. Kaya medyo, ang aking ginagawa ay, nililid ko kayo, kinuko kayo, anong dapat pag-usapan, di ba? Yan yung isang kailangan sa isang mamamahayag na, kumbaga, lalo sa atin sa radyo, na kailangan eh, laging, ha? Yung mga topic, ano? Ano ba alam nyo sa National Anti-Poverty Commission? Matanong ko kayo. National Anti-Poverty Commission. Familiar? Not familiar? Not familiar. Ang National Anti-Poverty Commission, ito yung lead agency ng ating pamahalaan para itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Di ba? Ang dating ano nito ay... si Secretary Lisa Masa, na alam ko nag-resign. Ang position ng head nito ay Cabinet Portfolio. Secretary siya. Kaya ngayon meron siguro official in charge. At ito yung sinasabi nating 14 basic sectors. Nabahagi kayo. Di ba? Bilang sektor ng youth and student. YS. Kayong yan yung sektor yung kinabibilangan sa National Anti-Poverty Commission na meron kayong isang sectoral representative. Meron din kayong council members. Kasi sa National Anti-Poverty Commission ay merong konseho ang Youth and Student Council, no? Ito po ay ito ay elected sa isang ginagawang National Assembly. Tingnan niyo, estudyante kayo, hindi niyo alam 'yon. Dapat meron kayong representat. Kumbaga, nai-involve kayo paano pinipili ang inyong council member, ang inyong sectoral representative sa National Anti-Poverty Commission, di ba? Kaya ako bilang isang sectoral council member ng persons with disability, ayun, ay magkakaroon na uli kami ng National Sectoral Assembly. Ginaganap yan every three years. Bali... Diyan ang inahalal, bali, yung representante ninyo. Oo. Oh. Diyan inihahalal, alimbawa, katulad namin sa persons with disability, by regions, gagaling sa mga, basta represented lahat ng regions. So, magkakaroon ng national, yun ang tinatawag na NSA, National Sectoral Assembly. Sabay-sabay yan, pati yung youth and student, children. At tandaan nyo, ang YS, hiwalay sa children. Iba yung children sector ng National Anti-Poverty Commission sa youth and student. At sabay-sabay yan, yung 14 basic sector na yan, sabay-sabay na magkakaroon yan ng National Sectoral Assembly. At sa hindi inaasahang pagkakataon dahil ito ay mandato ng batas, eh. Batas ito, no? Kaya
Inintay na magpatawag ang Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Kami, ano na kami ngayon eh? Kumbaga, overstaying na. Hold over na kami. Dahil dapat January pa, napalitan na kami. Eh nangyari, hindi nakapagpatawag ng National Sectoral Assembly. So ngayon, nag-perform kami as a holdover. No? Yeah, kaya this coming Friday, next Friday, September 13, 14, hanggang 16, meron kaming quarterly meeting. At napakaganda ng batas na ito. Kaya gusto ko rin na ma-share sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Kaya nga, nagugulat ako. Isa itong mahalagang ahensya ng pamahalaan, pero marami ang hindi nakakaalam. No? Ito pa yung, di ba, ito yung ahensya na nag-aalibate, nagtataas ng antas. No? Antay. Okay? Di ba? Kaya napakahalaga dito kung kayo sa youth and student sector, makibahagi kayo, lalo ang PUP, alam ko aktibo sa mga, 'di ba, sa mga gawain, no, para sa iaangat ng lahat ng sektor ng lipunan. Yeah? So sa 14 basic sector na ito, ayo, makakaroon ng NSA, National Sectoral Assembly, pipili nung katulad sa amin sa PWD, lahat ng regions represented diyan. Magkakaroon unang pipiliin sectoral yung regional council member. From region 1 hanggang regions, tapos NCR, tapos merong apat na plus apat na i-elect din coming from the subsector na yung hearing, yung mga may kapansanan sa pandinig, isang council member yon yung may kapansanan sa paningin, katulad ko, inire-represent ko yung sector ng soldiers with disability at blind, national blind. Tapos merong nagre-represent sa women's, may nagre-represent sa children with disability, yung mga parents, ganyan. Meron din nagre-represent sa yun, mga nanay, yung parents. Kompleto yan. Kaya kami ay 21 council member na kung saan doon yung council na ito, yung 21 na ito, na elected by the assembly at large, ay mag-i-elect naman kami nung dalawang nominee na sectoral representative, sasubmit yun sa presidente. Tatlo pala. Doon, ang presidente na ang mamimili. Pero ang message sa pag-nominate, yung sector. Kaya napakaganda niya na masisigurado natin na ang uupo doon sa sectoral representative sa kanyang upuan, ay talang galing sa mga basic sector, di ba? Charlie? No? Ayan. So, yun pa. Ang sa inyong mga bilang kabataan at estudyante, ano yung nakikita nyo na may yung problema common doon sa ibang sektor? Ano? Matanong po po. Yeah. Sige, yan. Mas okay yan. Ano po ba yung autism po tsaka ADHD? Makakonsider po ba sila na PWD? No, PWD sila. So, katulad yung kasi po, nanonood ka nung ano, no? Yung tatay, yung o nanay po. Hindi yung meron bago ngayon eh, yung may autismo yung ano, yung bida. Yung naging father siya, di ba, tatay. Ken Chan. No, mag-showbiz muna tayo. Kasi alam niyo napakaganda na itatanong niya kasi ngayon marami na sa iba't ibang larangan sa ating lipunan na merong makikita mo na andyan yung mga may kapansanan. Mm-hmm. Oh, tulad sa broadcast, andito ako. Masasabi natin, tayo yung nag-iisang broadcaster na bulag na talagang nagsimula ako, daily ang program ko. Yung talagang working media, no? Mm-hmm. Hindi tayo yung... kaya napakaganda yung mga pagkakataon. Meron sa nasa call centers. Mga classmate ko sa aking... Nung nag-take ako ng digital literacy training para sa visually impaired, sila ngayon, mga naka-employ na sa call centers. Mga totally blind, di ba? Yun yung, kaya maraming sabi nila, bakit daw ang dami na silang nilang nakikita? Yung ating lipunan, yung society, na minsan nagtatanong sa amin, ba't ang dami ng bulag? Sabi nga, parang, kasi nga,
yan yung kampanya namin, na dumami ang bulag sa kalsada, hindi para mamalimos. Dumami ang bulag ang may kapansanan sa kalsada para gamitin yung kalsada pagpunta nila sa eskwelahan, di ba? Pagpunta nila sa kanilang trabaho. Unlike before, pag may nakita sa kalsada, di ba, ang isipin, namamalimos. Iba na ngayon. Iba siguro na napapansin niyo rin yan, di ba? Maging sa mga ano, no, sa mga ibang may kapansanan, di ba? Mm. Makikita lang natin kadalasan yung mga naka-wheelchair, yan lang yung kumakanta diba? Sa kalsada. Pero yeah, ngayon makikita mo sila na rin yung nagko-commute na rin sila kasi pupunta sila sa trabaho. Mga trabaho nila, yeah, o kaya kung saan man nila gusto puntahan, di ba? So, isa yan sa tulong ninyo, mga estudyante, at siyempre, lalo na kayo, yung nasa pag-aaral para maging mga mamamahayag, na mamulat kayo doon sa iba't ibang bahagi ng lipunan. No? At sinasabi nga, lagi tinatawag nila mga nasa laylayan. No? Sabi nga ng ating pamahalaan, ng mga ating namumuno, di ba, yung sinasabing walang maiiwan. Di ba? Kaya napakahalaga, lalo ito tayo sa broadcast, napakahalaga nung ating maipabot, di ba? Papel na ginagampanan ng mga broadcast. Mm. Kasi dapat diba? Na nasasaklaw natin lahat, no? Kahit oo, may kapansanan. Kailangan may malay ka. Dapat may malay. Nabibigyan oo natin ng kamalayan ng mga nakikita. Yes, so hindi yung wag lang nasa, di ba? Tatanong mo, broadcaster ka, biglang tinanong mo, paano naliligo ang bulag? Hindi ba parehas din, no? Di ba, di ba? Doon nga ako nagugulat. Sabi ko, wow, nakapag-aaral. Hindi, sorry ha. Sorry po sa word o yung mga... Kasi minsan nakaka-ano na ba? Na, ang daming tanong. Di ba? Paano... di ba? Totoo po yan. Minsan, sabi pa na, hindi naman bulag si Karomil. Nagbubulag-bulagan yan. Kasi gusto kong kumilos at maging inspirasyon doon sa aking mga kapwa may kapansanan. Hindi lang may kapansanan, di ba? Na... yung kapansanan na hindi hadlang yan para, di ba, magbukbuk tayo sa isang lugar. O, di ba? Lahat naman, katulad ng halimbawa, meron akong dinidiscuss. May maririnig ako sa mga, sabi, oh, may kapansanan naman. Eh, sino pa? Di ba? Sino ang magdidiscuss nito? Eh, sa alam ko, sa ang disabled friendly station, may pagmamalikan natin kung saan kayo nag OJT nga, no? Practicum po, ano man yung katawagan, no? Ay disabled friendly. At masabi ko sa inyo, sa buong mundo at sa buong Pilipinas, tatlo kami rito ang persons with disability. No? Kasi yung inyong trainer, nagtitrain sa inyo. Si Mr. Alvin Santiago. Greetings kay sir. Salamat sa pag-i-up. Yeah. Amputee siya. Amputee. Kung tawag mo, binibiro amputee. Amputee, di ba? Amputee. Tapos meron na pang Sabado naman na legally blind, yung partially blind na nagpo-program din, si Ma'am Gores. No? Kaya, sabi ko nga, nung dumadami, mas gusto ko yon. Mas marami. Kasi, at nung nga magkaroon ng launching ng National Press Club para mamili ng mga PWDs na nasa pamamahayag, ay sabi ko mas maganda yan, mas para dumami ang maghangad, di ba? Na may kapansanan na maging broadcaster, maging nasa print, di ba? Kasi pwede nating in a way, yung i-level, yung playing field, hindi talagang level na level. Meron pa rin, di ba? Pero nakakatungtong, kumbaga, no? Yung mga ano natin. Yeah. Yung sa playing field. Hmm. Sa playing field, hindi naman talaga pwedeng sabihin na magiging pantay. Pero, pantay na pantay. Pero, pwedeng sumabay. Yes. Diba? Nakakasabay nga. Di ba? Nakakasabay naman. Meron niyang... siguro na marami. Merong yung mga sa call centers, mga totally blind, di ba? At makikita niyan, meron akong, merong isa kaming partially blind, kaklase ko. Hi, Aljun Atok. Ayan, nasa isang sikat na yung chicken. Ayan, nagtatrabaho siya doon. Programmer siya. Nice. Siya yung top namin. Talong namin bakit nag-top doon sa klase namin. 13 kami, puro kami visual impaired. Siya nag-top. Tapos, malaman namin, cum laude pala sa probinsya ng gumraduate. Visual impaired siya. Tapos nagkaroon ng hackathon,
yung tungkol sa parang nagkaroon ng contest, no? Ginanap sa Ateneo. Sila pa, siya pa rin ang nag-top. Ang medyo nakalaban niya dyan, mga nasa mainstream ng mga estudyante, no? Kaya yun yung sila, hindi naman ibig sabihin magagaling, but ang sinasabi namin, katulad ko, hindi ako magaling. Ang sa akin lang, siyempre, focus ako dun sa gagawin ko. At talagang, pinag-aaralan natin na huwag tayo magkamali kasi may pagkukulang. Hindi katulad nyo. Kaya, medyo minsan, dahil nga dun sa sulyap lang, alam nyo na eh, di ba? Kaya hindi katulad ko, kahit sulyap ako, titigan ko yan, wala eh, di ba? Kaya ang gagawin ko dyan, nakatitig yung mata ko, pero wala nakikita. Yung visualization ko, gumagana, di ba? Yun yun eh. Kaya sasabihin, no, si Carmel, minsan, nagtatype ako sa computer. No? Hindi naman dito, dun sa aming opisina sa press club. In-install ko yung aking talkback, ay yung aking screen reader dun sa available na computer. Kasi lahat ng computer, pwede mong installan yan. Ng screen reader. Yung screen reader, katulad ng cellphone ko, ang tawag dyan, screen reader. Sa cellphone, tatlong klase ang screen reader. Sa Android, talkback siya. Yung katulad natin, sa inyo, meron yan, talkback kung Android dyan. Sa iPhone, yung voice over. Pinaka-friendly ang screen reader ng iPhone, pinaka-friendly. Talagang, eto nga, nakakapapa ako dito kasi nasanay ako dun sa iPhone. No? Pero parehas din naman. Meron siyang talkback, meron yung Android, yung iPhone, iOS, yung iPhone, meron naman siyang voice over, meron pang tinatawag na marami screen reader eh, merong yung screen reader ng computer. Ininstallan ko lang yung screen reader, yung aking yung ginagamit dun sa press club, sa press office. Nagugulat sila, nagko-computer, bulag yung mga reporter, mga taga-media, kahit sanay yung sa may malay sila, di ba? Yung kumbaga mabusisi yan eh, pero doon lang sila nakakita ng bulag na broadcaster nagko-computer pa. Sabi nung tao sa likod ako, nagbubulungan, akala nila sa bulag bingirin. Sabi mo naman, akala natin props, akala na parang sa pelikula ba nagkukunyari. Natawa ako dahil hindi nila alam, simple na lang po sa mga makeup nakapag-powerpoints. Kasi yung sa meron nga po pala na-announce natin yung Atrip Computer School for the Blind by next year January mag-start na po yung digital literacy training para po ito sa mga may kapansanan sa paningin, low vision at totally blind, 35 years old, yun po yung po pwedeng ma-qualified as scholar, no? Sa scholarship. Yung pwedeng pag-usapan pa rin daw yung 35 pataas. katulad ko, nung mag-aaral ako last 2 years ago, medyo, kaya ka lang, kami yung pioneer, kaya na-exempt ako doon sa age, sa edad. So yan, at nabati natin sila Ernst Ernie, yung aming classmate din na dating marine engineer na akala niya katapusan na ng mundo dahil nabulag siya habang nasa barko, seaman siya, overseas, but na-blind din siya. Kaya buti, sabi nga niya, meron na ngayong katulad nito, yung mga talkback. Oo, na nag-aaral siya, nakaklase namin. Ngayon, isa na siyang trainer at nag-aaral pa siya, master yata, dito sa PNU. No, makakuha rin siya ng scholarship. Alam mo, kaya nga yung ay ko yung mabulag ay baka ito yung isang ating binigay sa atin to na blessing, no? Yes. Kaya may nakausap ako na isang sundalo din na nagkakaproblema na sa kanyang paningin. Sabi ko, siguro nakikinig siya. Hi, ayoko munang banggitin yung pangalan, di ba? Isa siyang sarhento na medyo may problema, bot ay na niya ang talagang problema. Sabi ko, sundalo tayo, wag na nating dayain yung sarili natin, tanggapin na natin kasi talaga yung sakit niya. Ano man, galing niya, go-go siya, natanggap niya. 2 days ago, tumawag sa akin, ba, meron na siyang bagong cellphone na Android na liligyan niya ng talkback. Kaya, nasa probinsya siya, sabi ko, meron bang sighted dyan? Hiramin mo muna yung mata. Hiram niya yung mata, o yung wife niya.
Dinidikta ko sa telepono kung ano gagawin. Sabi ko, punta ka ng settings. Ito, ganito. Alam mo, nung marinig ko nagsasalita na yung cellphone, ayan, pwede ka na mag-text niyan, pwede ka nang magbumasa ng mga emails mo. Yan ang kagandahan niyan. Yung hindi, kumbaga, dahil nun sa technology, ay sabayan tayo, makipagsabayan. So, ano, nagsasalita din kayo sa... So, yun, di ba? So, siguro yun ang sinasabi ko na isa sa pupwedeng bilang mga estudyante, halimbawa, may nakita kayong mga bulag, no? Kung ang tamang pagtulong dito, talungin sila. Pakilala kayo, mga ganun. Na, hi, Rico, ako si Romel. Ano ba kailangan? Parang hindi ka na makaalis sa lugar mo, mga ganun. Wala sa loob ng restaurant, tila gustong umorder. Kasi ang tatapang, ang lalakas ng loob nila. Ako lang hindi. Nakakalakad sila na mag-isa eh. Oo. Pero kung naranasan ko bumiyahin mag-isa rin. Meron akong nakasabay, hindi ko makalimutan to eh. Kasi ano sila, tatlo sila na bulag. So sumakay ako ng FX. Papasok ako ng, ano, ng trabaho ko nun. So nakaka-inspire lang sila kasi tatlo sila eh, sila pare-pareha sila no, na siguro yung isa sa kanila partially blind pero yung naka-train sila train. Oh, eh sakto nasa likuran ako ng FX taxi ID, may tatlo pang bakante doon. Yep, sa kanilang tatlo yun talaga. Mm-hmm. Ano, sila umupo talaga sila doon sa likuran. Yeah. Alam mo yung kita ko yung hirap din. Yung una siguro yung hirap kasi unang-una ang taas ng tutuntungan nila para sa kaya hakbangan nila no. So yes. So sabi ko, hindi ko rin alam paano ko makakatulong, ganyan. So, syempre, tutulong ako. Just offer yung ano, basta... Inakay ko, ganyan. Yeah. Lagi mo sabihin na gusto niyo ba lang tulong. Pag sinabi niya, okay lang ako. Okay lang, bayaan mo lang siya. Pag, pero sinabi niya, okay, sige, pakitulong na lang. Oh, ganun ang gagawin mo, itap mo yung kamay niya, yung ibabo ng kamay. Tap mo siya, tapos alam niya na gagawin nun. Basta hahawak siya sa siko. Ganun. Yan ang tamang ano. Huwag mo siyang papatakin. Huwag mo siyang hawakan sa kamay. Tatapikin muna. Tapikin mo siya. Then sabi niya, alam niya na gagawin. Pag teknedo din. Ito yung kamay, magagano niya dito. At pag mataas sa inyo, sa balik at humahawak. Katulad ko, medyo may kataasan ng konti. Kaya hirap ako pag doon sa siko. Pero ang tama sa siko. Sa siko po. Nangyari sa akin yan, natampal ako eh. Dahil kasi, yun sabi ko nga, yung malay. Alam mo, hindi po tayo nagyayabang kasi pag-usapan natin, kaya nasasabi ko yung tungkol sa bansang Amerika. Napunta ako dyan eh. Naging representative tayo ng Pilipinas sa United Nations. Kung hindi ako nabulag, baka hindi ako nakarating doon. Dahil bulag ako yung isa sa napili para mag-represent sa Philippines sa 68 General United Nations General Assembly, which was held last 2014, no? At doon nakita ko yung malay ng mga tao. Talagang ano sila? Aware sila. Yeah, aware. And tutulong sila, hindi yung sa atin. Oo, kasi dito sanay lang yung mga tao na parang... Titignan ka lang. Oo, titignan. Mahiya din siguro. Hindi naman dapat... Lalapitan. Doon, naglalakad ako. Mali yung... Kasi nakakapit ako doon sa Amerikano na maalalay sa akin doon. No? Alam mo, yung babae siya eh. Tinap yung kamay ko dito sa balikat. Then, kinuha niya, iniligay niya sa siko nung guide ko na Amerikano. Sabi dito sa siko mo hawak. Yeah, yeah. Sinabi niyang ganun. Thus, yung hindi ako na-open, hindi ako naisip ko, yun yung tama eh. Kasi ang pinansin niya sa iyo yung mali na itinuwid ka, di ba? Totoo naman. Yan. Kaya maraming mga yung ma-experience na maganda no, na isi-share ko. Kasi ako nga yung bulag naggala. Yung bang kaya kong mag talagang kung may pupuntahan at walang makasama, talagang nagtsatsaga akong mag-isa. Pero maswerte kami ngayon, meron ng Uber, meron ng Grab, di ba? Ang laking tulong din. Ang laking tulong. Gugulad yung Grab driver. Paano daw nakapag-book? Sabi ko, meron screen reader yung cellphone. Di ba? Ayun. Teknolohiya rin, eh, no? Nabibigyan din rin. Tsaka, yung sabi ko, kaya isa rin na lagi kong para mabush yung moral ng mga bagong nabubulag. Wala nang problema. Gusto mo magbasa ng libro, may application ang cellphone.
para yung akin, meron siyang NFB reader. Yung NFB reader niyan, FNB reader. Tututukan mo lang yung ano text. Wrong page. Babasahin sa iyo. Mm. Tsaka sasabihin niya na kung nakatutok na center, left or right ganun. Nice. Pati selfie. Hindi alam ng mga tao na pag-selfie ka na. Oo. Pahiram lang bata mo, Rico. Ano oras na? Para tayo kung mag-station ID or ano. Ano oras sa'yo, Rico? Oras natin, alas 7:54. Ako? Eh, pala naman, 6 na. 6 minuto na lang. Ano tayo? Hindi ko na nagamit kasi yung cellphone kasi para yun ang pinaka-oras ko eh, ang ginagamit ko sa orasan ko. Ano? Lahat ng nagagawa po ng mga side. Kaya lang, sasabihin ng iba dahil alam, wala. Hindi natin gustong parang bumili, maniwala sila. Sasabihin, eh, anong mangyayari sa'yo kahit ka marunong mag-selfie, hindi mo naman nakikita. Ang sinasabi natin doon, yung bang nagagawa, okay. Hindi naman, para bang kapag nagawa namin, sinabi namin nakakapag-selfie kami, iniyabang na ba yan? Hindi. Negative ang ano, yung dating balik. Nung nakaalam, tiyak, meron, di ba? Sabi, ano naman, katulad nung punta ako na Amerika, pag uwi ko, sabi nung ibang barkada, yung isa sabi niya, eh, ano nangyari sa'yo? Nakita mo ron. Di ba? Ganun. Sabi ko, tamang inggit lang to. Di ba? Eh, buti, kahit hindi ko nakita, na-feel mo eh, di ba? Iba, na-feel mo yung ambience, yung surroundings, yung klima, di ba? Di ba? Kaya yun, sabi ko nilang, ayun, diba? Kaya lang, hirap kumain doon, ang lalaki ng burger nila. No? Hindi na ako marunong gumamit ng ano, di ba? Siyempre, tatapon siya yung bread and knife. Fork and knife. Eh, pag iniwa mo, yung hindi ko na iniwa, di, ginawa akong style dito, akala ko ganun lang kaliit, ang lalaki. Talaga yung piski, yung mga dressings niya, yung mayonnaise, tumikit sa piskin ko, eh, ganun. Hindi na ako umulit. Okay, anong oras na? Sa'yo, Rico or Chari? Oras ay alas 8, sakto po. Eksakto? Okay, paalam na tayo. At, magagalit sa atin ang Kuya Atong Baratong. Pilipino muna, siyempre, paalam na kayo. Okay. Go ahead. Paano po ba magpaalam? Yeah. Muli po kami buhay. Yung ganun. Paalam. Yeah. Ako po si ano, ganun. Sige, ako po si Chari. Galing po kami ng PUP. Yan. Thank you, Chari. Yan. Ako naman po si Rico, ang inyong junior katropa. Yan. Okay. Okay, at ang tabi po sa susunod na programang Pilipino Muna na Kuya Atong Baratong. At salamat sa ating nakagabay sa technical side. Si kasamang PFC JM Molina, Philippine Army, sa ating station manager, Captain Aldrin Alvendras, Philippine Army, Group Commander Major Alwin M. Maneha, Philippine Army. Salamat po! Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, Romualdo Constantino sa Pascual po, para sa programang Kasama Ka, Kaibigan! Bye-bye! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, informasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo.